nagkaroon ng poll voting ang KBL at naitanong kung sino ang the most anticipated Asian quarter player ngayong season. Nanguna sa listahan si Ethan Albano na may mahigit 35% sa lahat ng bumoto. Well, kung pag-uusapan ng achievement ay lamang na lamang itong si Ethan sa lahat ng Asian imports from leagues sa Asia at sa Europa at ang kanyang US experience ay dapat makonsider. Pero bukod sa kanyang galing kung bakit namin tini Albano ang kanyang magandang laro, ito ay dahil sa consistency ng kanyang health na nag-iisang hindi na injured sa top 3 Asian players sa listahan. Sumunod si Ronjay Abarrientos na kakarecover lang sa injury na ngayon ay dahan-dahan nang bumabalik ang kanyang magandang momentum na nasimulan. At sakto rin dahil sa latest na KBL poll, technically ay pasok si RJ sa KBL All-Star dahil siya ay nasa loob ng top 24 at ayon na rin sa isang mapagkakatiwala ang source. At mapapansin na pagangat ni Renz Abando na tulad ni Ronjay ay kakarecover lang din. Pero ang pagbabalik ni Abando ay napakalaking impact sa kanyang team kaya hindi tayo magtataka na siya ay nasa top 3. So kung titignan ng mga performance ay deserving ang tatlong ito na mailagay sa taas ng listahan. Kung sisilipin natin ng mga averages ng AAA ay yun din mismo ang magiging ranking nila. At kung pag-uusapan ng highlights sa kanilang mga stats, si Albano ay number 5 sa assist sa buong liga samantalang si Abarrientos ay number 3 sa 3 points per game, number 4 sa assist at number 6 sa steals. And for Renz Abando, ang latest ay siya na ang number 1 sa blocks sa buong KBL. At ang magandang achievement ay nahigitan niya ang mga import na lahat ay merong NBA experience. Kabilang ang kanyang teammate na si Omari Spellman na galing Golden State Warriors, tabla siya kay Jamil Warney na dating Mavericks, Dante Cunningham ng Brooklyn Nets, at si Dedrick Lawson na dati sa G League at sa Spurs. So good job kay Abando dahil yan ang stat na laging nangunguna ang mga sentro at mga world import. Pero may isang pinakamagandang sandata si Abando. Ito ay ang kanyang sipag at mapapansin ang kanyang mga sapal ay mostly chased on block. Doon niya napapakanibangan at nagagamit ang kanyang athleticism at hindi yung madali dahil nakakaubos ng lakas. Kaya may isang bagay na kailangan daw ma-improve ni Abando ayon sa kanyang coach. Ito ay ang kanyang stamina. Sa level ng pinapakita na rin sa liga ay kailangan niya ng lakas na dapat ma-sustain sa buong game. Sa last 3 games ng Anyang na kung saan maganda ang pinakita ni Abando, siya ay nag-a-average ng at least 25 minutes at ang pinakamatagal ay 30 minuto na bihira niya lang malaro and even hanggang sa national team. Sadyang solid ang tiwala sa kanya ng kanyang team. Masaya sila na kasama nila si Renz Abando. Kaya ang nangyayari sa ngayon ay ina-unleash ng kanilang coach ang kanyang potensyal.